Ah, una sa mga tayo. Galing mo magandang umaga sa lahat. Amen. So, may konti lang akong share dito sa Matthew chapter 13 verse 41. So, ito yung kailangan ko. Kukulahin ba, Pastor? Wala. Ah, okay lang, huwag mo lang kurahin para at least nakatala pa rin sa lamang subok of life. Matthew 10:41. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet rewards. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. So, sa kalagayan natin, mga kapatid, we have a prophet. Amen? So, I could deny that na mayroon tayong propeta na ang siyang nag-reveal. So, hindi ko ina-accept ko yun, but not all the words of the prophet that I could accept. Pag sinabi ni Father Branham na I believe the Trinity, may niwala ba kayo na paniniwalaan din natin Trinity? I believe that. Mayroon ba? Ayun. So, kailangan natin ng revelation. Yes. Amen? So, hindi lahat. No. Ngayon, ano ba, bakit sinabi ni Reverend Branham na back to the world? At kailan niya sinabi na back to the world? No? I think na hindi limit sa inyong kaalaman na mayroong ministry si Brother Branham and a threefold ministry of Paul's ministry. One is the healing. No? Hindi naman na kailangan na patunayan ng scripture because God will vindicate that healing and then the person that can heal, yung taong gumaling ay siya na mismo yung patunay na siya ay gumaling. The other one is discerning of the thought and the intent of the heart. No? Hindi na natin kailangan patunayan ng scripture. But in the third pool of Brother Branham, revealing the word, doon sinabi niya na kailangan tayong bumalik doon sa saan? Sa written word. Because the written word is the absolute of God's interpretation. Yun yung taglay ni Brother Branham ngayon. He was the voice. Binasa kanina. He was the voice. No? He was the voice of God. Ngayon, ano ang ministry ng prophet? Hindi ko pwede hinihingin yung prophet, no? Mayroon siyang ministry. Ang ministry niya, to do two things, yun yung kailangan natin gawin. So, pwede ba akong mag-point ng tao kung sino ngayon ang taong may kakayahan mag-interpret labas kay Father Branham? Yes, yes, yes. Mayroon ba tao? Wala. Ang sagot ko dito ay yung 2 Peter chapter 1 verse 21. Sige, anahan muna natin dito. No one could point it out kung sino yung tao. No? Because the Holy Spirit is not limited by one. No? It was been offered to all. Amen? The revelation of God is not limited by one person. It was been offered to all men. Amen? To do two things. Quotation muna. Sige, quotation muna. To do two things. Ito yung revelation. Ang gusto kong mangyari dito, when it comes to the revelation of the word that came out of the mouth of the prophet, wala tayong pwedeng iwasan. No? Sinasabi natin yung predestination o ano ba? Eternal security, yung mga preach ni na Martin Luther, Columba, ano ba? Pero hindi natin pwedeng iwasan yung Godhead dito, the fullness of the Godhead bodily that will be restored in the last days. Amen. Kailangan lahat wala tayo dapat iwasan. Tama. No, kung mayroong man hindi pa malinaw sa atin, ano ang kailangan natin gawin? Dapat ituwid yung spirit natin sa loob. Tama. Yun yung espiritu ni Brother Branham. Where is? So, now, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. Hindi naman nakapangalan si Brother Branham ang Malachi 4. Wala naman pangalan dyan si Brother Branham. Wala naman ang pangalan yung Revelation 10:7.
But his ministry will vindicate that verse of the scripture. Amen? So, he is going to do two things. One, according to Malachi, he will turn the hearts of the children to the Father. Wala man doon si Barabanam. But his ministry that can turn the hearts of the children back to the Father, ang sabi ni Barabanam, kaya meron siya pamagat na a man that can turn on the light. No? Kahit magbasa tayo ng scripture dyan, magdamag, kung walang taong magpapaliwanag sa atin, useless and it's nothing. Amen? There is a man that can turn on the light para tayo magkaroon ng liwanag, kagaya kay Philip. No? So, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the Father. 2, he will reveal the mystery truth that literally turn the hearts of the children to the Father, to hearts of the children to the Pentecostal fathers. Ano ang reason bakit tayo nagkaroon ng turning the hearts of the children to the Father? Hindi ito by means of ano lang. Ito salita. But it is by means of revelation na natanggap mo. Kaya ka nakabalik doon sa revelation of the fathers. Tama. Amen? Tama. Kaya tayo nag-come out from Trinitarian, although hindi ako nag-aral ng seminary. Bible school. No? Hindi ako nag-aral doon sa Bible school. Nag-aral ako doon sa sinabi ng prophet na nagbigay sa akin ng liwanag para makarating ako sa ilaw. Ang sabi ng prophet, if there is no light, wala kang buhay. Wala tayong buhay pag wala tayong liwanag. Because the light representing the sun, no? Which is Christ. Kung walang sun sa atin, walang liwanag, wala tayong buhay. Amen. Praise God. So, literally, that can turn from children to the Father because of the revelation. Amen? Doon tayo nagkakasundo. But itong revelation na to, wala ka dapat iiwasan. Kung meron kang bagay na hindi naiintindihan, kailangan mo pa rin kausapin yung kayong kapatid. Until, ang sabi ng Brother Branham dito, judge not to your brother, love him. Tama. Until such things, the Holy Ghost will come to him at yun ang magtuturo sa kanya. Ang salita ko kasi, ang siyang nagtuturo sa atin by means of revelation na tayo ay nabubuksan, kagaya kay Philip. Sabi ni, sino ba yun? Yung eunuch, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Type yan kay Brother Branham. Naiintindihan mo ba? Sabi ni eunuch, paano ko ito maintindihan kung walang magpapaliwanag? Tama. Diba? Yun yung trabaho ni Ramanam, ipapaliwanag niya yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Amen. Amen. No. Ano pa yun? Turn the hearts of the children to the Father. Back to the Word. So, kaya si Ramanam, siya lang naman ang gumamit ng back to the Word. No? Gusto niyang patunayan na itong mga church ages, yung mga mananaral sa church ages, ay bumalik sila sa original na kalagayan ng Biblia at turo ng mga apostol. Kaya nga sinabi niya, Paul, the message of Paul, he was true to the word, he was also the pattern to all ages. Nabasa niyo yun sa church ages? He was the pattern to all ages. Kung ano yung mensahe ni Pablo, yun din yung mensahe natin ngayon. Tama yun, si Pastor, I agree doon. Kung yan talaga yung line of thought from the fathers to the children, yun dapat ang thought, hindi dapat yan magkahiwalay. Amen? Pag sinabi ni Pablo, halimbawa, sa gadget na lang, papasok dito tayo sa gadget. Pag sinabi, mayroong headship. Pag hindi tayo na-inline doon sa sinabi ni Father Branham, pwede din tayo magsabi na, I will interpret it by my own interpretation. Labas doon sa sinabi ni Reverend. God bless you all, mga kapatid. God bless. Pastor Hill. She's not, si Pastor June.